Kung gusto ka na mas gamay ang interest na mong bayaran, then what you need to do is the total opposite, which is the debt avalanche strategy. Unahon ni mo tong dagko, sunod ang gagmay. So if you're going to do that, then mathematically speaking, mas gamay ang interest na mong bayaran. Ang problema lang, mas dugay ang progress. Mas dili ni mo ma-feel na naa kay achievement sa imong pagbayad sa imong utang. Therefore, pag once dili ni mo ma-feel na dako ang imong gibayad sa imong mga utang, mangutang na pud ka. Sa debt snowball strategy, unahon ni mo bayad ang pinakagamay, pag ma-impas na, then bayaran ni mo ang sunod. Ang ato ang ginausab ana is ang imuhang behavior. While naman, sa debt avalanche strategy, ang imuhang ginasunod ana is logic. Pero statistically speaking, ang debt snowball strategy ang isa sa pinakadako na reason ngano na kaya nila impas ang ilahang mga utang. Because you are changing the behavior of the person. Kaya kung yung kag-math lang utang, yun dapat in the first place, wala ka ng utang mga inanikadakong interes.